paano ba ako natutong uminom ng tea? Hindi ako mahilig sa tea. Welcome back to my channel. At before anything else, kung ano mang gagawin natin ngayong araw, ay i-update ko lang kayo about doon sa last kong video na which is yung aking eyebrow. And yung last kong update is parang pang 2 to 4 days lang ata yun. And wala pa yung 5 to 7 hanggang 1 week. And quick update ko na lang kayo today, guys, sa aking kilay. So, pang 1 week na ito. 7 days na to, guys. At ito na yung naging itsura niya. Parang normal na lang siya. Normal eyebrow ko. And every time na gigising ako, ganito na siya. Parang may pattern na and parang naka-eyebrow na ako. At nung 5 days, is kumatid siya ng konti. And hindi ko siya kinamot, syempre. And then, yung 6 days talagang totally wala na yung mga itim-itim niya. And tumigil na yung pagpili niya. And nung 7 days, nung 1 week na, nakita ko na yung difference niya. Nag-light na siya. And then, may nakita akong difference ng konti dito, saka dito. Dito is may line siyang parang, may line siya yung ginawa sa akin na yung tattoo. May line siya na parang black. And then, dito sa kabila, guys, medyo mas lighter siya kaysa dito. And dito nga sa part na ito is parang light siya. Kaya, ang ginagawa ko para pantay siya is linalagyan ko na lang siya nung parang eyebrow pencil. Pero, konti lang yung difference. Hindi, kung hindi mo siya papansinin, hindi mo siya tututukan, hindi mo naman mapapansin na medyo mas nag-light siya kaysa dito. And sabi nga nila, kailangan pa rin kasi itong i-retouch. So, yun. Magpapa-retouch ako sa December sa kanila. So, pupunta ako dun para magpa-retouch. And, yan guys. So, yan lang yung update ko. Yung final update ko para sa aking eyebrow. Balik tayo sa aking main content today. Paano ba ako natutong uminom ng tea or ng milk tea? Usong-uso to ngayon. Actually, hindi lang ngayon. Matagal na tong usong-uso. Lalo na sa mga millennials and sa mga kabataan ngayon. Talagang ewan ko ba kung bakit. Ano bang meron sa milk tea? Kung bakit gustong-gusto nila? Ako kasi, guys, honestly, hindi ako mahilig sa tea. Sa milk tea. Kasi, parang amoy niya pa lang is hindi ko na siya gusto. And yung lasa niya, yung parang mapakla yung lasa niya. At siguro yun niya, yung amoy plus yung lasa, matapang yung amoy niya. And ako, mas gusto ko yung coffee kaysa sa tea. Siguro may mga tao lang talaga na hindi sanay na uminom or hindi nila gusto yung lasa ng tea. And isa ako dun at mas prefer ko ang coffee na inumin. At yun nga, guys, every time na pumupunta kami ng mall, never talaga ako na mag-try kasi nga kapag naamoy ko na hindi ako ngayong ganyan. So, paano nga ba ako natutong uminom ng tea? And saan ba? One day kasi, guys, may nakausap akong isang tao na magbubuka sila ng tea house. Noong una, akala ko cafe yung bubukasan nila. So, na-excite ako noon kasi sabi ko, walking distance lang, makakabili ako ng coffee. And kapag inaantok ako, pwede lang akong maglakad-lakad.
malapit lang kasi yun sa amin dun sa tindahan. And then nga, nakausap ko yung may-ari. Ang sabi niya, tea house daw yung bubuksan nila. At sabi ko sa kanya, hindi ako mahilig sa tea kasi sabi ko nga, yung lasa parang mapakla, ganun. And then, sabi nila, hindi naman daw kasi siya yung nagturo sa akin kung paano ma-appreciate yung lasa ng tea and kung saan ako magsisimula. So, in-offer niya sa akin yung, kinuwento niya sa akin, in-offer niya sa akin ng itong, yung fruit tea. Sabi niya, magsimula daw muna ako na maglasa ng fruit tea. Then, later on, masasanay na lang daw akong nung lasa ng tea. So, sabi niya, yung passion fruit daw is yung masarap daw sa fruit tea nila. Actually, hindi lang naman yung passion fruit yung ino-offer nila. Meron din silang strawberry, meron din silang apple, at hindi ko masyadong nakita yung mga, yung menu nila. Basta yun yung ino-offer nila sa mga, sa fruit tea. So, ito nga yung passion fruit na sinasabi nila. At ang lasa nito guys, fruit juice, parang fruit juice lang siya. Kung naaalala niyo yung nung elementary days, kapag nagre-recess, yung may binibili tayong parang fruit na color yellow na hinahati and then parang linalagyan siya ng straw, then hinahalo-halo. Then may mga buto-buto siya na color black. Matamis na medyo maasim yung kanyang lasa. Ito yun. Kalasang kalasa niya to. Tapos, ang sabi niya, after that, uminom daw ako ng mga tea na medyo light lang yung lasa at hindi masyadong mapakla. Which is, ito nga yun guys. Pinaka-favorite ko to sa lahat. Ito yung Choco Nutella. At yung lasa nito guys, meron kang malalasahan dito na konting tea, pero hindi siya yung mapaklang mapakla. At yung malalasahan mo guys, yung gusto ko sa kanila kasi may Nutella siya. Ang itsura niya guys, yung parang sa Jollibee, yung choco mocha coffee. Parang ganun, na medyo linalagyan nila yung cup sa gilid ng cup ng chocolate. Ito yung Nutella to. At ang lasa nga nito ay hindi masyadong yung tea niya. And at the same time, ito din. Ito yung kanilang choco mousse. Choco mousse. At ang lasa naman nito, parang cake. Halos hindi mo malasahan yung tea dito. Unlike dito sa Nutella milk tea. At ito naman pang-apat. Ito yung Okinawa. Ito yung malasang-malasa yung tea niya. At meron pa ako isang in-order doon. Yung Choco Kaido. Parang ang itsura niya is ganito din. Light din yung lasa ng tea. So, ito lang yung few na in-offer nila. Pero madami pa silang in-offer guys. Pangalan ng tea house nila is yung TeaCup. Ganyan siya guys. And then, so, ang lasa nga nito, kailangan mo itong haluin. Ayan, ito yung fruit tea na passion fruit nila. Kapag inalo mo ito, magiging siyang color yellow. Color yellow na lang ito mamaya. Ganyan na siya. And yung lasa niya. Medyo matamis na maasim. Kung ano kayo, uhaw na uhaw kayo. Nakakatanggal siya ng uhaw, guys. And nga pala, ang ino-offer nilang mga sizes is ito. Meron silang small. Ang parating in-order ko is ito. 1 liter. And
ganito. Ito yung pinakamalaki nila, yung 1 liter. Sila lang yung nakita ko na nag-o-offer ng 1 liter na milk tea. And gustong-gusto ng mga student, ng mga estudyante. Kasi, di kayo lugi dito. 100 pesos for 1 liter na fruit tea. Ayan. Hindi na kayo lugi dito, guys. So, kapag uhaw na uhaw kayo, go for 1 liter. Ito naman, lasa naman ito, guys. Nutella. Gustong-gusto ko kasi favorite ko yung chocolate. Lalong-lalo na yung Nutella. Favorite ko ang Nutella. So, ginagawa ko dito is yung straw. Parang ginaganyan ko yung Nutella niya. Ganyan-ganyan ko. Tapos, maya-maya, nasa may straw na yung lahat ng chocolate. Mmm. Meron siyang konti, pero hindi siya yung pakla. Parang amoy lang siya. And yung, ano niya, ang malalasahan mo sa kanya is yung chocolate niya. Recently, passion fruit lang yung ino ko, in-order ko kasi sabi kasi nila nakakataba daw yung milk tea. Ewan ko lang. And sunod, choco mousse. Yeah. Choco mousse, meron parang cream sa ibabaw. Kailangan siyang halu-haluin. At guys, masarap yung pearl nila. Sana matikman nyo. Ang sarap-sarap. Wala akong malasahan na tea. Kesa dito. Dito meron. Dito wala. Chocolate ang lasa. And then parang may cookies and cream ang itsura. Yung lalasahan ko. Or yung ano ba yan? Hauubos ko to. Chocolate yung ano niya. Yung lasa niya. And lastly, dito Okinawa. Favorite to ng asawa ko. Yung asawa ko, kabaliktaran ko din. Yung asawa ko is gustong-gusto niya yung lasa-lasahan yung tea. Gusto niya lang plain na malasahan yung ano. See? Alam nyo noon, guys. Amoy pa lang. Hindi ko na kinakaya ang amoy ng milk tea. Pero ngayon, okay na. Natuto na akong uminom ng milk tea. Pero, nagle-less muna ako, guys. Sa pag-inom. Kasi sabi na nila, nakakataba. Kasi, milk. And, ayoko tumaba. Kaya, minsan, kapag nauuhaw ako, fruit tea lang talaga ako muna. Passion. Yung apple nito, guys, parang yung sito. Yun yung lasa niya. And okay din yung strawberry nila. So, eto na. Kaya ako natutong uminom ng tea. So, eto yung sekreto na sinabi nila sa akin. Hindi na ako masyado napapaklaan. Although, hindi ko pa naman nalasahan lahat ng kanilang flavors. And so far, ito pa lang. And yung isa, yung Hokkaido, okay na. So, appreciate ko na yung lasa niya. Iba-iba yung lasa. Mamaya, CR yung bagsak pa dito.
Lesson learned, huwag tayong matakot na mag-try ng mga bagay na kinakatakutan natin. So, huwag lang tayong maging maging ignorant sa mga bagay na pwede naman pala na natin try. So, yun lang yung siguro yung mai-share ko and maipapayo ko sa inyo sa mga katulad ko na ayaw ng ganito, ng tea. So, yun lang guys. Thank you for watching. I hope you like this video. Please like kung nagustuhan ninyo. And comment for your questions and suggestions. And please don't forget to subscribe to my channel. And I hope to see you on my next vlog. Bye-bye! Mwah!